Takip silim sa Jakarta sa malikhaing panulat ni Mukhtar Lubis. Ito ay isang maikling kwentong nagmula sa bansang Indonesia na may orihinal na pamagat na Senja di Jakarta. Unang naiathala sa Ingles sa salin ni Claire Holt sa ilalim ng kumpanyang Hutchinson noong 1963. Sa kalamang na ilimbag sa wikang Indonesia noong 1970. Samantala, isinalin din ito ni Aurora E. Batnag at halaw rito ang mapakikinggan nating panitikan. Takip silim sa Jakarta. Sa harap ng restaurant, marami nakaparadang kotse sa bangketa. Endapit hapong iyon, punong-punong restaurant. Dumating isang Cadillac na pulang-pula ang kulay. Naghahanap ng mapaparadahan, ngunit okupado ang mga paradahan sa bangketa. Kaya sa wakas, pumarada ito na ang dalawang gulong sa kaliwa ay nakasampa sa aspaltong gilid ng kalsada. Si Redding Kasla na nagmamaneho, kasamang asawang si Fatma. Kung pagmamasta ng Cadillac, ang magarang damit ni Fatma, ang kanyang kulay gintong step-in, ang buhok na kaaayos lang sa parlor, may kita ang yaman at luho ng dalawa. Pati na rin ang pagkakangiti ni Fatma kay Radon Caslan. Sa maaliwala sa dapat hapong iyon, sina Radon Caslan at Fatma na kakakitaan ng yaman at rangya ay bumaba sa kanilang magarang kotse na kumikinang sa sikat ng papadubog na araw at nakaparada na bahagyang nakaharang sa dansangan. Naupo sila sa harding sa harap ng restaurant, sa isang mesang nakahiwalay sa karamihan. At nang makaupo, ay nag-uusap tungkol sa mga mamahali at tuluguhong bagay. Mula sa loudspeaker sa likod ng bar ng restaurant, may maririnig na masiglang musika sa mga mesa. Kumakain ang mga tao, inom, nag-uusap at naghahalakhakan. Umorder ng pagkain si Radin Caslan at may hindi muna tumingin sa presyo na kumusta sa menu sa tapat ng pangalan ng mga pagkain at inumin. Pagkaraan, dinalikan nito ang usapan tungkol sa mamahalin at maluhong idea na tinugunan ni Fatma ng maluhong ngiti. Kaaya-aya ang dapat hapong iyon, maaliwalas ang kapaligiran. Matatanaw ang dumidilim ng asul na langit at malalanghap ang sariwang hangin. Isang lumang kalesa na walang sakay at tila ng isang payat na kabayo ang dumaan sa harap ng restaurant. Sakay ang natutulog na kutserong si Pak Ijo. Maraming taon nang nasanay ang kabayo sa paghila ng kalesa sa malaking syudad. Kahit tulog ang kutsero na madalas mangyari kung mainit ang sikat ng araw. At sa araw na ito, wala pang pasahero si Pak Ijo buong maghapon hanggang sa makatulog na siya sa gutom. Patuloy na hinihila ng kabayo ang kalesa kahit tulog ang kutsero. At kusang humihinto ito kapag may pumaparang pasahero at nagigising ang kutsero sa biglang paghinto. O kaya kapag pinapatigil ng pulis trapiko ang mga sasakyan. Titigil din ang matandang kabayo na nakadikit halos ang busal sa gilid ng katabing kotse o truck. Sa ganitong paraan, hinihila ng kabayo ang kalesang namamasyal sa lansangan sa maliwal sa dapit hapong iyon. Mula sa bakod ng bahay sa kabilang kalye na malapit sa restaurant, isang malaking asong nang hahabol ng pusa ang biglang tumalon habang malakas na tumatahol. Nagulat ang kabayo, umalma sa aso't pusa at biglang nadapa. Tumama sa pulang Cadillac ang kaliwang poste ng kalesa. At ang dulo ng poste na gawa sa pinaitim na tanso ay sumira sa kromyum at pintura. Samantalang ang nakausling bakal sa bubungan ng kalesa ay tumama sa bintana
kaya nabasag ang salamin. Nalimpungatan ang natutulog na si Pak Ijo. Bumaba siya at tinulungan tumayo ang matandang kabayo. Pagkarakay tumayo na lamang doon. Nakatanga habang hinihimas ang tuhod at ulo ng kabayo. Nagulat sa ingay ng banggaan ang mga kumakain ng iinuman na nagtatawanan sa restaurant. Biglang tumayo si Raden Kaslan at sumugod sa kanya. Galit na galit siya nang makita ang nasirang chromium at pinto ng kanyang kotse at ang nabasag na salamin. Hoy! Ano ka na? Wala ka bang mata? Tingnan mo! Winasak ang kotse ko! Aaminin mo o hindi? Bayaran mo ito! Sigaw ni Raden Kaslan na galit na galit. Nabubutla, nangangatog ang buong katawan at tanginginig ang boss na Pak Ijo na tila isang taong inaatake ng malaria. Ang totoo'y may sakit niya siyang talaga. Parang nakasabit na lamang ang tagpi-tagpi at maruming damit sa napakanipis niyang katawan at nakalubog sa humpak niyang mga pisngi ang kanyang namumula at ang luluhang mata. Magsasalita na sana siya. Pero hindi lumabas sa kanyang nangangatog na mga labi ang boses niyang nanginginig sa takot at sa pagdurusa. Patuloy lamang ang mga kamay niya sa paghimas sa ulo ng kabayo. Galit na pinagmasdan siya ni Raden Kaslan bago ito nagbali ng tingin kay Fatma na mamahalin at marangya ang ayos. Saka tumingin uli sa nawasak na kotse at lalo pang tumindi ang kanyang galit. Ipapapulis ito pa! Ididemanda kita! Babayarin mo lahat na nawasak nito! Tingnan mo! At padarag na itinuro ang chromium sa pinto ng kotse. At ito! Sabay turo sa bahaging nabakbak ang pintura. At ito pa! Ay, naku! At sinipa ang isang pirasong basag na salamin. Babayaran mong lahat ng ito! Hindi ko kulangin sa isa, 2,000 rupya! Inangilan ni Raden Kaslan si Pak Ijo na halos himatayin nang marinig ang 1,000 rupya. Pero saglit lamang at nagkabos din ito. Paiyak itong nagsabi ng, alam ko pong ako ang may kasalanan. Tuan, pero patayin niyo man ako. Wala akong ibabayad. Pobre po ako. Mabuti pang patayin niyo na lang ako. Patuloy ang kamay sa paghimas sa ulo ng matandang kabayo. Dinilaan ng kabayo ang kamay ni Pak Ijo na parang humihingi ng tawad sa kanyang pagkakasala. Nang marinig ang sinabi ni Pak Ijo, lalong nagalit si Raden Kaslan. Tumalikod itong walang kibo saka bumalik sa restaurant. At doon, tumelepono sa pulis trapiko. Marami ng usyoso sa kayo. Patuloy si Pak Ijo sa paghimas sa ulo ng kabayo. At nang bumalik si Raden Kaslan at sinabing, huwag kang tatakas! Tumawag ako ng pulis! Siya, kasama ang kabayo, ay 1,000 beses na namatay at humarap sa lahat ng apoy sa impyerno. Hanggang sa dumating ang mga pulis sakay ng kanilang umaangin na motorsiklo. Katulad ng tunog ng mga baril na tumatakas. Nang sandaling iyon, nagbalik sa isip na mata nila ang kanyang nayon. Ang tunog ng baril at ang dumulusog ng mga tulisan na kanilang dahilan kung bakit atinta silang tumakas at tatanlong sa syudad. Samantala, pumalik na sa kanika nilang mga mesa ang mga parokyano ng restaurant at itinuloy nila ang kainan, inuman at tawanan. Pang-araw-araw lamang na pangyayari ang banggaan. Pagdating ng mga pulis, pahala na ang mga itong mag-ayos ng gulo. Sinalubong ni Raden Kaslan ng mga pulis. Nagpakilala siya, sabay turo sa kutsero at nagsabing, siya! Siya ang may kasalanan! Sa gilid nakaparada ang kotse ko at ang kalahati ay nasa bangketa na.
pero binangga pa rin niya. Dang ulit nang nakapag-ayos na manggaan ang batang pulis, pang-araw-araw na lamang sa kanyang ganitong pangyari, na madali namang ayusin. Maliwanag naman kung sinong may kasalanan. Dapat akong bayaran! Ulit ni Raden Caslan. Nang marinig ito, biglang nagsalita si Pak Ijo, sabay iyak. Patayin na lamang ako, Tuan! Sabi nitong nakayuko sa harap ng pulis at magkasalikop ang mga kamay. Mahirap lang ako! Wala akong pangbabayad! Inaamin niyo bang kasalanan niyo, Papa? Inaamin ko, Tuan! Patayin niyo na lang ako, Tuan! Wala akong pangbabayad! Mahirap lang ako! Bakit mo pinangga ang kotse kong nakaparada sa gilid ng kalye? Galit na sabi ni Raden Caslan. Nakatulog po ako, Tuan! Nanginginig na tugon ng kutsero. Nakatulog? Anong klase kang kutsero? Nakatulog! Nakaiinis talaga ang sagot ni Pak Ijo. Kung gusto mong matulog, sa bahay ka matulog. Huwag sa kalesa. At kung makaaksidente ka, ba't ka natulog? Ang kanyang angil. Masakit po ako, Tuan. Tugon ni Pak Ijo. Lalo pang nanginginig. Ha? Ano? Panguuyam ni Raden Caslan. Nakatulog! May sakit! May sakit ka pala eh! Ba't lumabas ka ba? Sa bahay ka na lang sana! Alamin ka ng gamot! Maaaksidente ka ba? Paano kung makasagas ng katuting bata at makapatay? Abel! Lalong nanginig si Pak Ijo. Sinabi niya. Pero nagugutom ako, Tuan. At ang aking asawa at ang aking mga anak ay nagugutom, Tuan. Kahapon pa kami hindi kumakain, Tuan. Saglit na nawalan ng kibo si Raden Caslan bago sumigaw. Sinungaling! Anong sakit mo? Umiiyak at nanginig na binuksan ni Pak Ijo ang kanyang damit at ipinakita ang kanyang likod. Ayan, Tuan, tingnan niyo! At itinuro niya ang mga pigsa na sinalaki ng kamao, mapupula at namamaga. Pagkaraan, itinaas niya ang kanyang sarong at ipinakita ang isang malaking pigsa sa hita. Mapula at namamaga ang buong hita. Nakakilabot tignan. Parang naubos ang lahat ng lakas na matandang pagkaraan nito. Nanginginig ang bawat himay-may ng kanyang katawan. Nangangatog ang kanyang mga ngipin at patuloy ang pagtulo ng luha sa kanyang mga mata. Nagpalipat-lipat ang tingin ng pulis sa kanya, kay Raden Caslan at kay Fatma, na mukhang napakaramya. Inalingan ni Raden Caslan ng pulis. Itinaas ang isang kamay at nagsalitang parang mawawalan ng bait. Gawin ko sa itong kaso, Inspector! Sino magbabayad sa akin? Sinong may kasalanan? Sinong may kasalanan? Ulit niya. Patuloy na nanginginig at giniginaw si Pak Ijo. Patuloy niyang hinihimas-himas ang ulo ng kanyang matanda at payat na kabayo. At habang hinihintay ang sagot sa tanong ni Raden Caslan, parang pahaba ng panghaba ang anino ng kutsero at ng kanyang kabayo sa papalubog na araw. At ang kutsero at ang kabayo ay namatay at muling nabuhay ng daan-daang beses. Muling minura ni Raden Caslan si Pak Ijo hanggang sa maisip niya sa wakas na imposible talaga mabayaran siya ng matanda at pobreng kutsero ito. Sabi ni Raden Caslan sa pulis. Tara na nga lang! Inakbayan niya si Fatma pabalik sa restaurant. Tuluyan ang nasira ang kasiyahan niya ng gabing iyon. Mga buwisit na yun! Bulong ni Raden Caslan. Bahagang
TV na lang! Reset! Takip silim sa Jakarta.